Daming out para nga sa Lakers. Wala si LeBron, wala si AD, wala si Gabriel at si Patrick Beverly. Westbrook off the bench pa nga rin pinalaro. Real test para nga sa Lakers without their superstars. Sino kayang mag-i-step up? Ang Raptors naman, the usual starting lineup, looking to get on a winning column na nga sila. Los Angeles Lakers versus Toronto Raptors, first quarter. As expected, Lakers parang ligaw na team at hindi alam ang gagawin, lalo na sa opensa. Kaya't nasa pack ng maaga ng Raptors, 11-0 start. Van Fleet, 1 3-pointer si Akam, 5 points dyan. Kaya't pinasok na agad si Russell Westbrook at dito naapektuhan niya agad ang Lakers ng maganda. Pass agad kay Reeves after ng defense breakdown. First point ng Lakers, dinerecho panalian to 12-4-1. Pero bumawi nga ang Raptors dito sa Lakers sa panguna ni Van Fleet at samahan pa ng mga 3-pointers ni Gary Trent at ni Boucher. Kaya't 10 muli ang lamang ng Raptors. Broken plays palagi ang Lakers at medyo magulo ang opensa sa first. Kaya't 39-31 ang ating scoring after ng 12 minutes. Second quarter, medyo na-organize na sa umpisa ang opensa ng Lakers. Kaso ang problema na lang nila ay depensa. 59% ang shooting ng Raptors dito. Pero sinuwerte nga naman sila mga idol dahil talaga namang nang lamig etong Toronto. Bagsak sa 42% ang kanilang shooting at umiscore nga ng 4 straight points si Dennis Schroeder. Kaso ang Lakers ay sinamahan ang cold shooting na itong Raptors. Sila rin mga idol hindi makashoot for almost 4 minutes. Dinagdagan pa ng turnovers nila. Kaya't nag-take advantage nga itong si Van Fleet, itong si Siakam, pati na rin si Gary Trent para tambakan ng Lakers 62-41. 17-0 run ang kanilang ang ginawa. Van Fleet 18 points na agad. At ang halftime score natin mga idol ay tumataginting na 70-47, 23-point lead para sa Raptors. Lakers mga idol, lutang na lutang nga sa opensa at depensa, parang hindi alam ang kanilang gagawin. Third quarter, 11-6 run ang ginawa ng Lakers sa umpisa. Solid start ang kanilang ginawa dito at nababa pa nga nila to 14 points ang 23-point lead ng Raptors sa pangunguna ni Austin Reeves at ng kanyang 7 points. Pero hindi naman masyadong pinatagal yan na itong Raptors mga idol at nagtulungan nga itong si Siakam, si Trent, pati na rin si Van Fleet sa opensa ng Lakers at binalik nga nila sa 22 points ang kanilang kalamangan. Hirap na naman ang Lakers na dumepensa kaya 97-75 after 3 quarters. Fourth quarter nga natin, same story kagaya ng sa third quarter. Lakers gagawa ng kanilang run, then ang Raptors babawian naman itong Lakers para hindi na nga sila mabuhayan at mabigyan pa ng confidence na manalo sa labang ito. At natuloy nga ang kamalasan ng Lakers sa labang ito at na-injury pa nga itong si JTA. Kaya naman itong starters ng Lakers at ng Raptors ay pinaupo na ng kanilang mga coaches at itong second unit ang bench players ng Lakers. Gumawa nga ng run para maging respectable naman yung tambak sa kanila ng Raptors. Final score 126-113. Raptors pinahon nga ni Van Fleet with 25 points, Siakam with 25 points, Anunoby with 23 points. Sa Lakers naman si Schroeder ay merong 18 points at itong si Russell Westbrook 16 points and 9 rebounds. Sa buong laban ngang ito mga idol ay parang mga batang naglalaro lang sa kalye itong team ng Lakers ngayong wala si LeBron James at si Anthony Davis. Yung kanilang mga offensive sets mga idol ay hindi nga na-execute at palagi nga silang broken play na nagre-resulta sa panay isolation basketball. Si Lonnie Walker din mga idol ay hirap dahil wala na ngang nag-a-attract ng depensa away from him na sina LeBron at Anthony Davis. Masikip na nga ang paint, mabilis pang mag-close out sa kanya. Wala na ngang spacing ang Lakers dahil sa shooting, nabawasan palalo nang mawala ang kanilang superstars na grabing mag-attract ng depensa. Kaya nga mga idol, kitang-kita natin dito sa labang ito ang importansya ng kanilang dalawang superstar, AD at LeBron. Para ngang ligaw ang opensa ng Lakers pag wala si LeBron, para ring ligaw ang kanilang depensa pag wala ang kanilang anchor na si AD. Kaya nga talagang na-expose pa ng lalo ang Lakers at ang kanilang mga weaknesses.